guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Hello. Kamusta po kayo? Kain po tayo ng pananghalian. Ang ulam po namin ngayon, ginataang manok na may papaya naghahang. At saka ito po, ang sarap ng niluto nilang dalawa, yung nilagang baka. Ayan. Kangkong. Ginisang kangkong. Ayan, ginisang kangkong. Saka meron din po tayo ditong ating dessert, plums ulit, saka yung sweet melon. Kain po tayo. Kain tayo mga guys. Ikaw. Wow, sarap ng soup natin ngayon. Tinagang baka. Kaluluto, kailangan pong habulin namin yung ano eh. Yung init ng ano. Yung init ng sabaw. Sabaw. Mm-hmm. Ito pong ano yung niluto po nila na ginataang manok na may papaya. Nasarapan po ako nung ano, niluto yan ng bayaw ko sa Bicol eh. Kaya sabi ko, naalala ko, lutuin uli. Ay, sandali. Yes, excuse me. Yo. Ayos lang natin. Ayun, yung palang nalimutan ko, yung ano. Yung masarap po ito, yung ano natin, ginatanggal po. Yung kamaay, yung ano, asin, asin. Nilagay ko doon. Yung may timpla natin, asin. Sige na, kumain ka na. Tama-tama po sa kanin. Saka yung ating mainit na sabaw. Mm-mm. Wow. Pagpagod ko sa trabaho, umigil po kayo ng mainit na sabaw ng tinagang baka. Sigurado po, marag-charge kayo. Mm-hmm. Magkano na po dyan sa Pilipinas ngayon ng ano, nilagang baka? Ah! Ang baka niya ng baka. Kanin ng baka, mga 250. Ay, mga 350 yata. Mahal na talaga, no? Yes. Ang mainit na sabaw. Kaya gusto mo ng ano? Abot ko sa'yo. Kuha na kita. Sarap yung maraming gulay. Gusto mo yung anak? Sabaw. Sabaw. Mister Sabaw. Oops. Tanulak ko sa tigan. Noong nakaraan po kasi fish festival tayo eh, kaya wala po kaming isda ngayon. Gulay lang po, manok, at saka yung baka. Simula na naman yata ng ano ah, piyesta-piyesta sa Pinas. O, nasa ubo ko para po sa inyo. O, nasa ubo ka palang hal? Sabaw yung una eh. Sarap po ng ginataan yung may tanglad. Sarap po ng amoy. Ah, may nakita po kami sa Hirona pala maraming nagtitinda ng yung kambing, yung mga kakatayin, saka yung gusto mo mag-alaga. Ang alam ko po nun sa Urdaneta yun eh. Meron na pala ngayon sa ano, o baka matagal na, hindi ko lang alam. Dati po kasi Urdaneta pa kami dumadayo nun pag kambing. Pag-vacation po natin. Bibili po kami ng kambing doon. Mm-hmm. Kasi mahirap na po maghanap sa amin ngayon ng ano, yung kakatayin na kambing. Masyado ng mahal, mga 4,000, ganun. 3,500.
Maliit pa, no? Mm-mm, maliit pa. Kaya nung nakita namin eh, tatry natin yun. Sana. Sarami kasi doon mga kapamilya ka. Oo. Tsaka doon nga po pala sa gawin namin, meron ng irigasyon, kaya dalawang taniman na sila ngayon. Medyo makakaluwag-luwag ng mga tao doon sa amin. Correct. Saka yung mga nag-inigusto, dumadami na rin doon. Pabot ka kasi. Siyempre, afford na silang, meron silang budget. Mm-mm. Yung katulad doon, nahirap-hirap yung mga tao. Oo, kasi minsanan lang ang ano eh. Minsanan lang yung taniman. Once a year lang. Pagkatapos po ng taniman, yung mga tao pupunta ng Manila. Hanap ng trabaho. Mm-hmm. Yung iba, construction. Kasi yung iba, sa sales ko, ano-ano po pinapasukan. Pero ngayon, okay na. Ang laki na talaga ng pinagbago. Ganda na yun sa amin. Gulat kami nung umuwi kami. Kayo ang problema naman po pag may irrigation. Prone na po sa baha yun. Kasi po pag nagpakawala yung ano, yung mga dam, katugo na sa inyo. Minsan mag-overflow yung ano. Pero hindi pa naman ano, hindi pa naman nasubukan. Hindi pa na ano dun sa amin kasi naka 1 year na siya eh. Last year pa yun eh, binuhay. Okay pa naman kahit na maulan. Maganda na po, maganda na ang anong. Buti may irrigasyon na. Dati sa hud-ulan lang mga ano din, mga tao. Sasabayan nila yung ano. Pag na-late yung ulan, mali-late din yung patanim. Patanim nila. Mm-hmm. Kapag maaga naman yung ano, yung patanim, ay yung ulan. Maaga yung patanim nila. Oo, at saka yung, tapos biglang nag-stop yung ulan, kawawa din yung palay. Yung mga huli. Hmm. Talo sila. Talo. Dadagain pa. Oh, parang niya lang yung tulay. Kaya marami ng ano ngayon eh. Maraming kumikita sa bukid. Lalo na yung mga may mga... Yung sa amin, bangkab yung tawag. May mga gulayan. Nakakapagtanim na kasi sila eh. Dami-dami, ang dami na pong mga tinda-tinda na ano, mga gulay. Dati yung ano, yung broccoli, napakadalang lang namin makakita nung dun sa amin. Tapos iisang pwesto lang yung halos nagbebenta ng gulay bagyo, isa, dalawa, tatlo. Yun lang makikita mo ngayon. Marami ng ano, marami ng pwesto na titinda. Nagtitinda. Ibig sabihin, yun talagang ano na, progresibo na talaga yung ano. Nabibili na kasi. Pero po mga nagnonegosyo, hindi na sila natakot na mag-ano. Mag-invest. Pasensya na po kayo kung nadadobli-dobli yung salita namin. Nandito kasi yung dalawang bata, minsan ginagaya kami. Kaya po masarap na po mag-open ang negosyo sa amin.
malawak yung ano na yun eh, malawak yung irrigation na yun. Galing ng nearby si anang ano ng San Jose City. Bahir mo yun, yung layo na yun, no? Yung talugtog, 'di ba? Meron na yun. Talugtog para matagal na. Kasi mababa yun kanina. Hindi, nauna lang sila na ano, na nagawa, na unang nagawa. Dahil siyempre pa ganun sa atin, papunta sa atin. Sexy ka, no? Ang bigat. Pilipinas, pag bumalik ka dito, yung maliliit lang, no? Magkano yan? Ay, yung bilog. Nasa kalsada yun eh. Tapos po, sa Pilipinas, isang peraso lang yung pang. Yung... Wala po yung sampul na yun. Kaya hindi mo alam yung laman. Mm-hmm. Kung maganda. Hindi katulad dito na ano, hinihiwain nila. Hiwain nila. Hiwain nila yung kalahati. Ahatiin nila. Kaya makikita mo siya kung ano. Maganda rin. Nako. Next trip na ba ipasok niya? Patay. Mag-isa na lang ako dito. Hindi ko alam kung ano na may tsura ko nun. Ano sasapitin mo? Monday yun. Mga bata dito, nakakaawa. 4 years old, 5 years old, pupunta na sila ng school. Tapos ang gising nila sa umaga, 5:30. Pag sila pa yung kauna-unahan na pick up, alas 6 in punto, kailangan nasa baba na. No, makikita mo yung mga bata. Antok na antok sila dyan sa ano, sa baba. May umiihap. Oo, lalo na pagtaglamig. Naku, kawawa yung mga bata. Pati magulang kawawa. Mm-hmm. Lalo na pag yung ano, pag parehong magulang nasa opisina, nag-o-office. Pag alis sa bahay, umainiwan kang trabaho pagdating mo. Ganun kami nun. Lalo na nung elementary si Clark dito. Kasi sinusundo ko pa siya pag galing ko ng trabaho. Ako maghatid sa umaga. Tapos ako ang susundo pagkatapos ng trabaho ko, naghihintay siya doon. Ang mahirap pa dito yung mga magulang na shifting ng trabaho. Buwin na lang. Madaling araw. Buwin na maalanganing oras. Mga anak nila. Napaka-busy po ng buhay dito. Lalo na pag nag-start na yung pasukan. Kaya diyan sa Pilipinas, nakakaingit nung umuwi kami. Pwede kang gumising ng malate ka na. Yung nanay ko na naalala ko eh, pag, kasi harap lang po kami ng school. Kapag yung gumagayak siya, hinihintay niyang ano. Anya ay batang-tang na. Pupasok na ako kasi tatawid lang siya, school na. Parang gano'n, napakadali lang na ano, magtrabaho. Tapos pag minsan, pag recess o kaya tanghali. Uuwi. Matutulog. Nakain. Mamaya, papasok na naman. Dito, naku. Sakripisyo po lahat. Meron ka man ng mga bagay na napupundar na mga ano sa'yo, talagang pinaghihirapan mo yun. Talagang daan na, ano yun, yung tama yung pawis sinasabi. Oo, tama yung sinasabi nila na pawis at dugo talaga yung ano, pinuhunan mo para magkaroon ka ng ano, mga pag-aari mo pag nasa ibang bansa ka. Marami pong engineer dito na ano, pagdating dito,
Yung iba, iba po nagiging field nila. Yun na lang po anak ko, yung panganay ko. Nurse po siya. Pero nung dumating dito, nasa sales. Dumating dito, nasa sales. Okay na? Meron pa? Meron pa? Maraming salamat po sa panonood ninyo sa amin. Nabusog na naman kami. Sana po nabusog din kayo. Sana nabusog. Salamat po. Salamat po. Ano pong gusto ninyo na lutuin namin sa susunod? Ano pong ulam ang gusto ninyo makita? Yung pong mga request ninyo, katry po namin na lutuin ni Clark. Kasi siya lang naman po madalas kong kasama sa kusina. Ano po, magkita-kita na lang po tayo uli. Thank you! Yeah, parang ang lungkot natin. Very low po kami ngayon, ano? Mga gutom. Salamat po sa inyo. Actually po, may sakit kasi siya. Kaya hindi siya pumasok na kasama namin uli ngayon. Thank you po. Araw po ngayon ng... Monday. Hindi po siya pumasok. Kaya ganyan. Parang... Pati kami nadadaman, parang pati kami may sakit. Okay po, thank you po. Thank you for watching. Salamat po. Kita-kita po ulit tayo. Bye. Don't forget to thumbs up, saka subscribe, and comment. Thank you. Bye. Bye.